lahat. Alam nyo po kung sino-sino yung mga laglag. Ito po, nasa pang-apat po nating pag-uusapan yan. Ang mga tao po na inaayawan na ng taong bayan. Ha? Ito po. Nasa pang-apat po nating topic, which is ito, ayan. Tagal. Ayan po. O. Kung makikita nyo, ayan. Ang mga samahan ng taga-kabilang parlor. Nandiyan si Boss Kiko, nandiyan si Boss Bam, o si Nanay Lenlen, o si Frank. Alam ko yung dalawa, hindi ko kilala kung sino. So, pero for sure po ito, o si Kiko, paano ko nasabing inaayawan ng taong bayan, o talo. Tinambakan ni Inday Sara Duterte, 32 million si Inday, siya kanya, yung sa kanya na bilang one digit la ilang ba halos ilang million lang tambak na tambak, o ano ibig sabihin nun, ayaw na ng taong bayan. O si Bam hindi na nakatakbo ulit. O o etong nanay nila, ilan ang tambak ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa nanay nila? O si Franklin Drillon, siguro nakatunog na. Ay, hindi na ako mananalo dito sa susunod na eleksyon na. Hindi na ako tatakbo. Okay na yun. Ay, wala na akong posisyon na tatakbuhan. O, di ba? Tapos, eto. Eto, parang si Luke yata to eh. Parang si Luke yata to eh. Di ba? So, inaayawan po. So, eto. Ngayon, comment section tayo. Parang nagsama-sama, ano? Parang may niluluto. Ano sa tingin nyo? Diyan sa comment section, i-comment nyo po ha. Babasahin ko po isa-isa. Ano sa tingin nyo ang niluluto? Takbet ba? O sinigang? O tinola? Nitong mga to. Ano? Nasa iisang meeting eh. Mukhang may niluluto. Ano sa tingin nyo? Comment section tayo ha. Kailangan ko po ang inyong partisipasyon dito. Okay? So, babasa tayo. Si Bam pumayat na din, ano? Oh. Tapos si Kiko, parang pataba ng pataba. Si Senator Drillon, parang ganun pa din, natutulog pa din. Sabi ni Tito Jet, niluluto nila ay dinuguan because they blood. Feeling ko, itong pagpupulong na to ay related doon sa pagkakakulong ni Walden Bello. Tingin ko lang ha, tingin ko lang. Sabi ni Makulit, Sagadan, nagpaplano sila ng pink lugaw with egg na kalahati. Yan ang plano nila. Ayun po ba yung nasa sachet yung bigas, nasa sachet yung patis at yung mga bawang? Kyle Asher Cecilio, babaguhin ang kulay ng lugaw. O, si Ma'am Lynn Garcia, ang palayang ginisa na may itlog. Oh, si Gabi, Diyos ko, nagluluto na naman ng lugaw yung mga yan. Meeting yan for the next election. Sabi ni Maria Eileen Malbar, nakon, tagal pa na na. Sa mga senators naman is every 3 years eh, di ba? Tama ba ako o 6 years din? Correct me if I'm wrong po. Ang tagal pa nun. Pero kailangan nila ng dahil kailangan nila ng matinding paghahanda, eh talagang kukulangin yung ano, kukulangin yung oras nila, no? Kasi kailangan nilang baguhin ang isip ng tao eh. Kailangan mabura nila sa isip ng tao. Yung kung ano ang tumatak ngayon, yung mga inidorong dikit-dikit. Tapos walang pinto. Oh. 'Di ba? Kailangan mabura 'yan sa isip ng tao. Yung mga tulay na halos milyon-milyon ang ginastos, tapos lumakad lang ang 10 o 15 tao sabay-sabay, eh bubuwal na. Magigiba na o oh. Kailangan mabura nila 'yun sa isip ng tao, 'di ba? Obviously, ang niluluto ay pakbet na ampalaya, mapait na mapait. Primisita pill.
Baka nagpaplano na naman sila ng People Power 3, diyan sila magaling. Aniceto, Bernante, o, di ba? Kung sakaling People Power 3 naman po ang kanilang iniisip o niluluto o pinagpaplanuhan dito, malamang sa alamang, sila lang po yung nandun, ano? Iilan lang na naman sila. Wala na pong umaattend nung EDSA Revolution eh. Wala na pong umaattend nung mga People Power. Kasi po ang power ngayon ng taong bayan is nakasuporta po ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Niluluto nila kung papaano nila pababanguhin ang kanilang partido. Ayan. At pasasamain ang administrasyon gamit ang mainstream media. Ariel Quinto. Sa panahon po ngayon, sir, tingin ko ang labo. Siguro kahit na umabot ng 6 years ang kanilang pagluluto, eh hindi pa din uubra. Imposible nilang mabago pa din yun. Unless, maisip nila kung ano yung best way na maiparamdam talaga nila sa taong bayan na totoo ang kanilang hangarin sa pagseserbisyo publiko. Pero kung same way pa din, kagaya nung mga nakaraan, eh sinisigurado natin na inidoro na naman ang bagsak nitong mga to. Doon na naman po papasok yan. If I know is mag-spirit of the glass, sila kina Ninoy, Hobito, at Jokno, Mitra, at iba pa. Ha, 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 ha. Ako po ramdam ko lang po, ito po ay tingin ko na kaugnay po to doon sa kay Walden Bello na ngayon ay nakakulong. So, yun po ay pag-aanalisa ko lang base doon sa pagkakasunod-sunod ng mga lumalabas na balita sa social media. Dahil nga po ngayon, si Walden Bello ay nakakulong na which is yung ibang mga taga-kabilang parlor na politiko nila, kagaya na lang nung si Luke. Nakalimutan ko opilido nung si Luke. Ang gusto nilang palabasin o iparamdam sa taong bayan ay yung pagkakakulong ni Walden Bello ay gobyerno ang may kagagawan. Or politically motivated yung pagkakakulong ni Walden Bello.